Magandang araw mga bata! Muli, ako si Kuya Harold at ngayong araw ay isang panibagong kwento na naman ang aking babasahin sa inyo. Pero bago tayo magsimula, ay meron lamang akong tanong. Nakakita na ba kayo ng isang magikero? Mabuti naman kung ganun. Kaya ako naitanong yan dahil ang batang bida sa kwentong ating babasahin ngayong araw ay ninais maging isang magikero. Gusto niyo bang malaman kung bakit gusto niyang maging magikero? Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay Apolacus! Ito ay kwento ni Alice Malyari at guhit naman ni Leo Agtuka. Simulan na natin ang kwento! Isang Lunes ng umaga, hindi mahanap-hanap ang batang si Dadoy. Sa halip, may isang batang sumulpot at nagpakilala. Isa po akong magikero! Sa isip-isip ng nanay ni Dadoy na si Aling Amanda, baka namamalikmata lang ako. Sangkaterba ang mga gamit ng batang magikero. May patpat, bato, lata, bolang walang hangin, kapa at kung ano-ano pa. Mga pampalakas daw ito ng magic power niya. Isa lang ang pakay ng batang magikero. Sugpuin ang mga kalaban. Bitin ang baon ko! Angal ni JJ na umaalog-alog ang tatlong baba. Gusto ko nang inumin! Sigaw ni Yuki na parang bagong usbong na palay ang tusok-tusok na buhok. Magsisimula na ang enkwentro sa isang kumpas ng mahiwagang patpat at isang tumataginting na Gimacus Apolacus. Pagugulungin niya ang mga higanting bola patungo sa mga kalaban. Napahagik-gik siya dahil sa tagda ng bandila ang pagsak ng dalawa. Pero kulang pa yun. Magpupulupot siya ng matabang lubid sa mga ito at paiikutin na parang mga turumpo. Sa hilo, magkakandara pa sila sa paghabol sa kanya. Sa wakas, hindi na nila ako malalapitan! Bulong niya. Maya-maya, nagsalpukan ang mga tingin ng tatlo. Simbilis ng kidlat na sinunggaban ng dalawa ang kanyang baunan. Gusto man niyang sumigaw, tumiklop ang kanyang mga labi. Hindi nagagana ang magic power ko! Hiyaw niya sa sarili. Astig ang baon mo! Bukas ulit ha! Tuya ni Yuki, sabay pitik sa nanlalamig niyang tenga. May dulo ng kanyang hintuturo ay hindi niya maikilos. Nilulusaw na ng mga kalaban ang kanyang mga mahiwagang patpat at kapa. Tatlong araw na ang nakalipas, hindi pa rin nakakabalik ang batang si Dadoy. Samantalang, panay ang ensayo ng batang magikero sa harap ng salamin. Abracadabros Apolacus! Kinukumpas-kumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Biglang umentra si Aling Amanda. Nasaan na naman ang baonan mo? Napangat-ngat ng kuko ang batang magikero. May naligaw na dalawang gutom na unggoy kahapon sa eskwelahan, Nay! Inagaw po nila ang baonan ko! Nang Biyernes ng umaga, halos mamao si Aling Amanda sa kakatawag sa anak. Dadoy! Tanghali na! Pero bakit kaya walang sumasagot? Hindi pa rin ba nakakabalik si Dadoy? Bakit hindi ka pa bumabangon? May sakit po ako! Sagot ni Dadoy. Habang namamaluktot sa kama, hinipo ni Aling Amanda ang noo, leeg at pisngi ni Dadoy. Kabisado niya ang anak, alam niyang nagdadahilan lang ito. Hindi ka pwedeng mag-absent. Malapit na ang test niyo. Bakit hindi ka gumamit ng magic power para gumaling ka? Wala na po akong magic power. Mahinang sagot ni Dadoy. Mas magagaling ang mga kalaban ko. May kapangyarihan po silang mangagaw ng baon at manukso ng hindi napapagod. Alam mo, Dadoy, hindi mo kailangan ng magic power kapag may kumakalaban sa'yo. Malambing na sabi ni Aling Amanda habang hinahagod-hagod ang likod ng anak.
May alam akong mabisang paraan para masolusyonan yan. Nang umagang iyon, inihatid ng kanyang mama si Dadoy sa eskwelahan. Kinausap ni Aling Amanda ang guro ni Dadoy tungkol sa mga batang gumugulo sa kanyang anak. Nangako ang guro na ipapaalam niya iyon sa kanilang guidance counselor. Nang oras ng recess, nilusob ni Dadoy ang silid nila JJ at Yuki. Pandagdag niyo ito sa baon niyo! Kami ng mama ko ang naghanda niyan! Ngiti ni Dadoy. Sumabad ang guro ng dalawa. Ang bait naman ng kaibigan niyo, oh, JJ at Yuki. Anong dapat niyong sabihin? Namula ang mga mukha ni JJ at Yuki sa hiya. Napatingin sa kanilang mga sapatos at napilitang magdueto. Salamat! Salamat ang sagot ng dalawa nang kinumbida sila sa kaarawan ni Dadoy. Salamat din ang sagot nila nang makatanggap sila ng tig-isang kuting. Parang nagkaroon ng magic power ang salitang iyon. Dahil unti-unti nang nanumbalik sa dati si Dadoy at naging magkakalaro pa ang tatlo. Ayon naman kay Aling Amanda, hindi na raw ulit nagpakita ang batang magikero. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na may pamagat na Apolacus! Si Dadoy ay nakaranas ng tinatawag natin na bullying. Ang bullying ay ang paulit-ulit na paggawa ng isang bagay na nagdudulot ng sakit at kahirapan sa katawan, kalooban at kaisipan ng isang tao. Kailanman, ang pang-aasar, pangbubuli at pananakit ng ibang tao ay hindi maganda. Kaya mga bata, lagi nating tatandaan, mas mabuti ang maraming kaibigan kaysa kaaway. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!